Hello guys, so welcome ulit sa tutorial natin. So para sa mga bagong players tsaka mga bagong balik na mga kabalista natin dyan, so ituturo natin sa inyo kung ano yung mga runes na dapat nyo ilagay para madagdagan ang inyong attack power at defense power. So let's get it on. Ayan. So mga kaibigan, marami nagtatanong kung anong mga dapat runes na ilagay natin sa karakter natin. So ito yung mga kailangan naman natin na runes na pwede ilagay natin sa karakter natin is mga basic runes. Yung mga runes na tinatapon, yung mga nakikita nyo, tinatapon nila dyan. Di ba? May mga nakikita ko, mga essence rune na tinatapon nila. So yung mga yun, malaki din yung gamit nun. Hindi lang basta tapon lang. Syempre, malaki din yung tulong nun sa character natin. So, papaita ko sa inyo yung mga basic runes na meron tayo. Ha? So, yung mga basic runes na to, mga kaibigan, ito yung mga runes na nakikita nyo, tinatapon nila, kagaya ng attack rate, tinatapon lang, diba? Hindi, gamitin nyo kung wala pa kayong attack rate rune. So, ito yung mga runes na abot kaya lang. So, kung mga runes na dapat nyong bilhin or dapat nyong ilagay sa karakter nyo regardless kung anong class kayo, kung magic type ba or sword type. So, unang-una ko nilagay sa akin yung defense rate. So, syempre additional stat siya para sa madagdagan yung defense mo or yung DP mo. Kung mapapansin mo, ito, letter C natin, tapos detail stats natin. Si defense rate, pumapasok siya dito sa DP. So in other words, kung ano man yung, kung meron kang defense rate at naglagay ka sa runes mo yan, habang lumilevel yan, nadadagdagan yung defense rate stats mo. So habang nadadagdagan yung defense rate, ang tendency, nadadagdagan din tong DP mo or yung defense power mo. Next is attack rate mga kaibigan. Ito yung isa sa mga lagi nyo nakikita na tinatapon din. So kung makikita nyo to sa SOD, yan, naluluto sa SOD, madami na ito sa SOD. So attack rate mga kaibigan, so pumapasok naman siya sa DP. So si attack rate nandito yan, ito na makikita nyo. So in other words, habang nadadagdagan din yung attack rate nyo, nadadagdagan din tong attack abilities nyo or attack power nyo. Yan yung gamit ni attack rate dito. So si magic attack, ito naman si magic attack mga tumugols, magic attack. So kung magic type ka, syempre magic attack yung ilalagay mo. Pero kung sword type ka, attack mga kaibigan. Yun yung pinagkaiba ni magic attack sa attack, kasi si magic attack for magic type, si attack is for sword type. Yan yung pinagkaiba ng dalawa. So hindi mo naman kailangan ng attack dito kasi magic type ka naman. So mas okay na yan, magic. Si int mga kaibigan. Si int, ayan o, kung mapapansin nyo may plus 10 ako dito. Gawa yan ng runes. Dito sa int. Gawa yan ni runes. Kasi may kada isang level niyan, isang int yung dagdag. So si int is ayan o, kung mapapansin nyo, ayan yung dagdag ni int pag nilagay nyo sa magic attack ko. Sa wizard ko. Ayan yung dagdag ni int. Habang nadadagdagan si int natin, so nadadagdagan din yung magic attack natin, resist critical rate, resist critical damage. Ayan, nandiyan naman mga kaibigan. Makikita nyo naman yan pag hinover nyo. Kung anong stats yung required sa inyo. Int, regardless kung sword type ka or magic type, pwede yan. Sa si dex din mga kaibigan. Hindi naman ako dex type sa wizard ko, pero nilagay ko to. Kasi may dagdag ano din siya, may dagdag na tawag dito, may dagdag din siya na AP or dagdag stats din siya kahit paano. Kasi kahit maliit yan, pero malaking tulong din yan dito stats. So meron din siyang attack rate. Pag niyan, tignan niyo tong dex ko mga kaibigan. So habang nadadagdagan niyo din yung dex natin, nadadagdagan din yung
attack rate, defense rate, evasion, resist, unable to move, tsaka resist down. Yan yung dagdag ni Dex. So, tignan nyo, at hindi tayo Dex type, so may dagdag stats din yan kahit pa paano. So, plus 10 din siya, syempre. Ang plus 10 din, dagdag niya. Kaya nakikita nyo dyan, 30, kasi galing yan sa pet ko. May Dex yung pet ko eh. Kaya, imagine ninyo na lang plus 10 lang yan, ha? Next one is HP Absorb Up. Dati na, alam ko mahal na ito ngayon eh. Dati kasi mura lang ito eh. Si HP Absorb Up, ito yung parang nagana sa inyo. Nagla-lifesteal sa inyo. Dagdag lifesteal din, syempre. Kada hapalo mo ng mobs, nadadagdagan or nagla-lifesteal yung character mo. So, hindi lang, para hindi lang sa Vampiric Earring yung kinukuhanan mo ng lifesteal, meron ka rin dito sa HP Absorb Up. Kahit tignan nyo, kaya malakas yung lifesteal ng character ko is meron ako HP Absorb Up, meron din ako HP Absorb Up dito sa gloves, meron din akong HP Absorb, meron din akong lifesteal din dito sa Vampiric Earring. So kahit malambot yung character ko, bumabalik at bumabalik pa rin yung buhay habang humahampas siya sa monsters. Yan yung gamit ni HP Absorb Up. Si Resist Knockback, ito, isa rin ito sa mga basic rune natin. Mura lang yan, mga sir. Sa pagkakaalam ko, bili ko dito, wala pang 1M yan. Resist Knockback. Saan pumapasok si Resist Knockback? Ito siya. So, pumapasok din siya sa defense ability natin or defense power. Si Resist Knockback. So, in other words, habang nadadagdagan yung Resist Knockback natin, nadadagdagan at nadadagdagan din yung DP natin, kahit pa paano. So, next one is down resist. Yan. Si resist down pala. May dagdag din yan ng stat sa inyo. Siyempre, kahit pa paano, madadagdagan at madadagdagan din yan stat sa inyo. Down resist, so resist down, papasok siya sa DP, defense power. Ayan o, si resist down. So, in other words, kung nadadagdagan at nadadagdagan nyo din yung defense power o yung down resist ninyo, madadagdagan din yung DP nyo or down resist. Defense power nyo. Si stun resist, ito mura lang din to, mga tamugol. Mura lang din to. Sa pagkakatanda ko. Kasi, alam ko yung mga gantong binili kong mga runes is, mumurahin lang talaga. Cheap ako eh. Stun resist, dagdag din yan. Resistant pala, patensya. Resistant, papasok din siya dito. Sa defense power nyo, defense abilities nyo. Okay? Defense, syempre, dagdag defense yan. Hindi ko na kailangan paliwanag yan kahit pa paano. HP Absorb Limit Up. Ito ay, saan ba ito papasok? Ito dito. Dito siya papasok sa other stat. So, in other words, ito yung katulong ni HP Absorb Up sa pagpapataas ng lifesteal mo. Si HP Absorb Limit Up. Yun yung natatandaan ko. Magic Skill Amp. Syempre, magic type tayo. Magic Skill Amp. Tapos, pag sword type tayo is sword skill amp. Ay, max critical rate up. So, max critical rate up. Level 3 siya, so plus 3% siya. Saan siya papasok? Dito siya papasok sa AP or attack power natin. So, habang nadadagdagan yung max critical rate natin, madadagdagan at madadagdagan din yung attack power natin or AP. So, kung wala tong max critical rate up. Kasi may plus 3 siya sa akin. So, ang critical rate ko lang dito is 53. Magiging 53 lang to. Kaya lang naman naging 56 yan kasi gawa ng nadagdagan siya ng max critical rate up. So, kahit papaano mga kaibigan, may malaking tulong na din to. So, eto, mura lang din to ngayon ha. Mura lang ito. Yung iba, tinatapon lang to. Eto, accuracy, medyo mahal to. Huwag nyo na lang anahin. Nasa 100M plus yan. Huwag nyo na lang pansinin. Kasi bigay lang sa akin yan. Pero nasa 100M lang yan. 150M, ganun, something like that. Pero, pwede natin siya i-change as ito. MP Absorb Up. Kung ang karakter ninyo is malakas gumamit ng mana, so kung gusto nyo hindi na kayo magastos bumili ng mana pots, eh, kung kumamit kayo na MP Absorb Up. Para saan si MP Absorb Up? Si MP Absorb Up po is, kumbaga sa life,
kung sa HP absorb up is life steal, ito naman mana steal. So kada hit mo ng mobs, madadagdagan at madadagdagan yung mana mo. Yan po yung gamit niya. Kung yung character mo is magastos sa mana, magic type ka, puro skill yung gamit mo, syempre malakas sa mana yan. Gamit ka MP absorb limit up. Next one is HP. Yan, HP. Papasok yan dito sa ano, defense power natin, si HP. So, kung habang nadadagdagan yung HP nyo, madadagdagan at madadagdagan din yung defense power. At last but not the least is strength. So, nagtataka kayo bakit ako merong strength kahit magic type ako. Kasi isa yan sa mga basic runes. Ayan o, strength. Ayan o, ito yung dagdag na strength sa akin. Attack, 26 plus increase damage reductions. Si resist down, ayan. Yan yung dagdag ni defense. Maliit lang yung dagdag niya sa akin, pero okay na din. At least isa kasi siya sa mga basic runes, mga kaibigan eh. Tsaka mura lang. Napapansin nyo, ang liliit lang ng itong mga basic runes natin, ang liliit lang ng bigay sa atin. Kada isa ang liliit ng bigay, pero pag pinagsama mo lahat yan, napaalaing tulong niya sa karakter mo. So para sa mga nagtatanong kung ano yung mga dapat na lang gamit ng runes, ito po yung guide natin para sa inyo. Ating, ito yung pina basic runes natin, mga kaibigan. Sa abot, kayang halaga. Cheap pa ko eh. So, ayan, sana may natutunan ulit kayo. See you on my next tutorial ulit. Happy 10k followers sa aking page. Thank you so much. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys. So, see you on my next tutorial.